So, hi guys, Sheila's here. So, ayan, ito yung, ang ganda, no? Ito yung snake plant na parang kamukha ng buhok ni San Goku. Ayan, guys. Oh, ito ang, gumawa lang ako ng video na to kasi nga, itong snake plant na to is a reminder or pag nakikita ko to, nire-remind ako sa, alam mo yun, yung taong kagaya ng snake plant, ng snake, akala ko ay kaibigan ko. Yun pala, sa huli ay lilingkisin ka lang pala o gigipitin ka, yung ganon. So, ito yung snake plant na to, reminder to sa akin na maging careful na ako sa mga taong kakaibiganin ko. At ito ding snake plant na to, kung bakit nasira ang pagkakaibigan namin ng taong to. So, ayan, pag nakita niya tong video na to, yes, alam niyang siya yun. So, ito, nagigigil lang kasi ako or sabihin natin, hindi ko nagustuhan yung naging reaction niya sa last video ko nung premiere ko nung Saturday about dito sa aking snake plant unboxing video. Yes, kasi after ng premiere nun, nag-comment siya kaagad kasi hindi ko daw siya shout-out at takot daw ako i-shout-out yung pangalan niya. Kasi guys, siya po yung nagbigay sa akin o siya yung aking anonymous sponsor na sabi ko doon sa aking video. So, anonymous sponsor lang ang sinabi ko doon kasi I have future plans kung bakit. Kumbaga, pabitin ko sana sa video ko. Kaso lang hindi kasi dahil napangunahan na ako. So, baga, nawala na yung plans at future videos ko kung bakit ko yun sinabi na anonymous sponsor. In fact, binigyan ako ng pera. Yes. Si madam na to ang nagbigay ng pera sa akin. Hindi ko siya hiningi. Hindi ako nag-insist na bayaran niya ako. Siya yung nag-insist na bigyan ako dahil ito ay as a token of appreciation kasi ginawan ko siya ng intro at outro sa kanyang YouTube channel. So sabi ko, willing akong gawin ito ng kusang loob ko at hindi ako naghihingi ng kapalit. Actually, pangalawa na eh. Una, okay lang yun. Then, pangalawa, nagpagawa siya ulit kasi sabi niya para mas maganda. So, sabi ko, okay lang, no worries kasi hindi ko naman ginawa siya ng sobrang tagal. So, actually, saglit nga lang. So, sabi ko, basta send me a video clip, akong bahala. And immediately on that day, without wala pang 24 hours, sendin ko sa kanya via email and via messenger. So, yun lang kasi naghihimutok siya. Nagngangawa siya kasi daw takot akong i-shout out yung pangalan niya sa video na yon dahil daw baka takot ako na hindi ako ma-accept ng mga groups na sinalihan ko dahil mababanggit yung pangalan niya kasi guys itong taong to ang dami nitong nakalaban at ngayon ko lang napagtanto na hindi ko alam kung tama bang naging kaibigan ko siya kasi sa ginawa niya sa akin hindi ko worth it na or hindi ko deserve na pagsabihan ako ng ganun na para daw akong asong ulol na habol lang habol na kahit na sinusuka na ay pinipilit ko yung sarili ko. Excuse me madam, hindi ako ganun at hindi ako yung taong kailangan pang manuhol para maging marami akong maging kaibigan. Alam mo yun? Kahit saan mo ako isalpak lahat kaibigan ko. At hindi ako kagayan mo na napakababaw ng understanding, napakababaw yung judgment. Ha? Wala akong kinikilingan. Both sides, syempre may mga pagkakamali, pero wala akong karapatan na i-judge yun. Hindi kita ginudge, hindi ko din ginudge yun sa kabila. Yes, somehow meron kaming mga reaction sa mga certain issues, pero sa amin na lang yun. Hindi kami nakikisali sa gulo nyo. Kasi ang gusto mo na pagkaaway mo, dapat yung kaaway mo, kaaway din namin. At dahil nakapasok kami sa circle of friends mo, yung kaaway mo, aawayin din namin. Which is wrong, madam. Hindi dapat ganun. Hindi mo ipipilit na siraan yung taong to dahil magalit ka sa kanya.
or yung mga taong tumigalit ka sa kanya para maging mabango ka lang para sa mata namin ikaw yung tama. So, ngayon, sa nangyari nitong last Saturday, akala ko okay na tayo. Akala ko forgiven na to. Alam ko naghingi na ako ng sorry sa'yo if ever na na-offend man kita. Kasi hindi ko talaga intention at wala akong intention na i-offend ka, i-hurt ka. Pero sa isip mo, ganun. Which is, ganun na talaga nararamdaman mo. In an instant, in a blink na ganun lang, madami ka nang sinabi na hindi maganda tungkol sa akin. Which is below the belt. Hindi ko deserve yon na pagsabihan ng ganun. Hindi mo ko pakikilala. At I don't deserve such na ganung treatment sa akin. Hello, madam. Akala mo napaka-entitled mong tao. At hindi lahat ng tao masusuhulan mo. Hindi lahat ng tao kaya mong mabayaran. At hindi lahat ng tao ay gusto na maging kaibigan ka. Sa una talaga, as in, pure na pure ang friendship na pinakita ko. Yung kung ano, yung nakita mo yun na yun, totoo yun. Walang halong kaplastikan, walang halong etos. Pero dahil sa nangyari, na-disappoint ako at nakita ko yung totoong ugali mo. Na in an instant, sa ganun lang, kaya mong itapon ang friendship na pinakita mo sa akin, na ibinigay mo sa akin, kuno. Bakit kuno? Kasi nga, sa ganung bagay lang napakababaw, binigyan mo kaagad ng dahilan. O binigyan mo agad nag-react ka na hindi mo man lang ako binigyan ng time mag-reason out kung bakit. At kung ano pa yung dapat na, at kung bakit ko ginawa yun. Alam mo yun? May pag-block ka kaagad, hindi pa ako naka-reason out kung ano ang bakit yun nangyari. At bakit yun ang nasabi ko sa video. Hindi mo ako binigyan ng chance na at hindi mo ako binigyan ng chance na makapag-reason out at sasabihin ko sa'yo bakit ganito, bakit ganyan. Kasi joke lang talaga yun. At the first place, ikaw yung nagunang nag-joke sa akin. Siyempre, akala ko magigets mo na yung joke na yun kasi nag-joke ko sa una sa akin, siyempre, mag-joke back din ako sa'yo. Which is, akala ko, nagigets mo na din. So, hindi pala. In an instant, nagbigay ka kaagad ng conclusion. Nag-send ka ng screenshot ng combo natin sa GC na wala pa akong nire-reply na kung ano yun. Nag-conclude ka agad na blablabla, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Dami ka nang agad sinabi. Binlock mo ko, kinick out mo ko sa GC. So, na magmumukha akong tanga doon at sa paningin ng tao, sa paningin ng ibang mga kasama natin ay ako yung mali. Which is, wala naman talaga eh. Ikaw yung may maling na ang pagkakaintindi. Alam mo yun? Tapos ngayon, nagngangawa ka, akala ko, okay na tayo kasi nag-sorry na ako. Nag-sorry na ako na if ever na-offend kita, sabi ko, sorry. At saka, hindi ko nga intention, wala akong intention na gawin yun, na sabihin yun para masaktan ka. Promise, wala akong intention. Pero siguro dahil may pinaghuhugutan ka, naintindihan ko yun, na forgive kita kahit na manami kang hindi magandang sinabi sa akin. Nakarinig ka ba ng mga hindi magandang sinabi ko about sa'yo? Wala. Pinalampas ko yun, nag-add friend ulit tayo, naging friends ulit tayo sa Facebook, binalik mo ko sa GC. Pero ano? Mahilig ka magpapatama sa TikTok, sa mga post mo, sa GC. Para akong hanging, tatanga-tanga doon kahit na parang walang napapansin. So, akala ko move on na. Akala ko okay na tayo eh. Pero hindi. Nag-post ka pa Monday,
nag-post ka pa mga TikTok-TikTok, sino pinapatamaan mo doon? Ibang tao? Eh, ako lang naman yung nakaaway mo. Ako lang naman yung taong nakasamaan mo ng loob. So, ano yun? Sabi ko, una, inunawa ko pa eh. Siguro, hindi ako yun. Ay, iba yun. Ganun lang talaga si Madam kasi mahilig talaga ito magpatama, magpasaring, magparinig eh. Sabi ko, sige, okay lang yun. Pinagpasensyahan ko pa. Pero hindi eh. Sumobra pa eh. Alam mo yun, tapos yung isa pa, dinagdagan pa, ginatungan pa. Ano ba yan? Kiss my ass goodbye? Ano ba yan? Napalayas ang tawa ko? Ganon? Itag na? Ayan, napakomment tuloy ako dun. Sana ganon sa susunod, wag na agad pasaring, tag ka agad. Kasi ako ganon ako tao eh. Pag may problema ka sa akin, sabihin mo, hindi na pa kailangan patama. Tapos ngayon, kinumpronta ka na, may pag-block ulit. Ano yun? Tapos ngayon, paparinig ka? Kung totoong matapang ka, madam. Ngayon, kausapin mo ko, kumprontahin mo ko. Kung sa bagay, ginawa mo din yan sa iba eh. Block agad. Without, hindi na sila nakapagbigay ng rason, na hindi na kayo nakapag-usap ng maayos at bakit. At feeling mo, victim ka na, na ikaw dito, ganyan, gito, ganyan. Alam mo yun, alam mo yun, sinusuhulan nyo mo yung maging, yung ibang tao para pagmukhain mong generous ka, na mabait ka, na sa bandang huli, pag hindi ka nabigyan ng time, isusumbat mo. Hindi dapat ganun, madam. Kasi yung pagkakaibigan, hindi sinusuhul piya, hindi sinusuhulan, at yung circle of friends, hindi nababayaran. Ako, marami akong kaibigan na plantita, kahit saan mo ko isalpak lahat kaibigan ko. So, kaya sinabi ko ngayon ito, kaya ako gumawa ng video na ito, kasi I don't deserve that kind of treatment and that yung mga words na sinabi mo sa akin. At until now, hindi ka makapag-move on? Patama ka pa sa TikTok mo, sa mga post mo. Huwag ganun. At kung talagang matapang ka, bakit may pag-block? Kung talagang ano ka, kausapin mo ako. Ayun. At kung talagang ayaw mo na sa akin, move on. Huwag ka na magpatama. Kasi ito sa bagay, kinat mo na din yung ties eh. At doon ko na din, ito yung sitwasyon na to o yung time na to, na pagtanto ko na yung pagkaibigan na ibinigay mo sa akin ay napakababaw. Kasi in an instant, tinapon mo lang kagad ng isang inglap. Alam mo yun, yung pinakita mo sa akin ay fake. Kasi, alam mo yun, kasi sa akin, ako kasi yung tao na everyone deserves a second chance. Kahit ako, alam kong nagkamali ako, nagsorry ako, o sige, let go na natin yun. Pero ikaw, madam, hindi eh. Kasi ugali mo na yun. Alam ko na mahirap kang magpatawad. Pero sa akin, hindi ko mapapalampas yun na paulit-ulit mo akong apak-apakan below the belt yung mga sinasabi mo. Sabihin mo sa TikTok, wala kapit na patamaan. Sino yun? Trip mo lang? Trip mo lang. O sige, sabihin natin trip mo lang. Masaya ka. Masaya ka kasi may napatamaan ka. Ganon. Ayan. Itong snake plant na to, hindi. Kung tutusin, pwede kong itapon to anytime. Pero hindi. Kasi reminders yan na pang-aahas mo sa akin. Alam mo yun? Sabihin mo na pinag-chismisa ka. Hindi, ugali mo yun. Ugali mo yun. Kung ano mga pinagsasabi mo, nagre-reflect yun sa pagkatao mo. Ako, hindi ko masasabing mabait ako kasi kung ano lang yung pinakita mo sa akin, yun yung ibabalik ko sa'yo. Kung mabait ka sa akin, mabait ako. But if you throw me shit, yan, expect more na babalik sa'yo. Hindi ako yung taong tatahimik lang. Yes, of course, inamin ko yun, naiyak talaga ako, na-frustrate ako nung Sabado dahil hindi ko maipagtanggol yung sarili ko. Alam mo yun, na-frustrate ka kasi wala akong intensyon na gawin yun, na sabihin yun. But, ikaw, nag-conclude ka kaagad.
ganito yung mga sinabi mo sa ganyan, ganito, ganyan. Sa akin, pinagbigyan ko na sana yun, nilet go ko na sana eh. Kaso hindi eh, nagdagdag ka pa. At talagang pinaramdam mo talaga sa akin, at ipinakita mo talaga sa akin na, yun nga, you're still affected and hindi ka talaga makamukwan, hindi ka marunong magpatawad. Ganun ang klaseng ugaling meron ka. Alam mo yun, ang hinayang sana ako eh, na kahit papano may pinagsamahan naman tayo. Kaso lang, madam, sana man lang, huwag ganun na porket may kaaway ka, tapos yung pumasok sa buhay mo, yung maging circle of friends mo, at yung kaaway mo ay dapat kaaway din ng mga taong naging malapit sa'yo. Huwag ganun. At yung nakaaway mo, kinausap mo ba ng maayos? Tapos ang tapang-tapang mo, puro ka lang parinig. At mahilig ka pang mang-block. Kung talagang matapang ka, kumprontahin mo yung taong may kaalitan sa'yo. Sa akin, hindi mo ako makumpronta kasi lahat na ipapaliwanag ko, na idedepensahan ko yung sarili ko, kasi alam ko wala akong ginagawang masama. Ayan, yung mga sinasabi ko sa'yo, ibinabalik ko sa'yo. Yun lang. Yun nga, if you throw me shit, expect more na babalik sa'yo. Yun lang talaga, madam. At yun nga, sabi mo lagi, don't me, don't me. Yun nga, sabihin ko din sa'yo, wag ako. Akala mo ikaw lang matapang, kung matapang ka, sige, mag-usap tayo. Kaso lang hindi, binlock mo ako eh. Mahilig kang gumawa ng eksena, gumawa ng problema, pero ikaw din naman nang tatakbo. Yun lang, ito para lesson learned lang din sa akin, kaya ako napapahugot ng ganito. Kasi alam mo yun, nakaka-frustrate, nakakapikon. Kasi alam mo yun na nasagad ako dun sa limit ko. Ako mapagpasyensya akong tao. Hindi ako mapagtanim ng hinanakit. Pero ito, at least, nasabi ko ito, kahit papano gumaan yung pakiramdam ko. Ayan, basta, ang mga tao na lang ang mag-judge sa atin. Bahala sila. Bahala sila, i-judge nila ako. Bahala sila. Judge mo ako, bahala ka. Basta alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang masama. Wala akong intensyong masama. Kung ano yung pinakita ko sa'yo noon, totoo yun. Iwan ko lang sa'yo. So, yun lang, madam. Lesson learn lang sana. Kasi ako naka-learn ako talaga ng lessons dahil sa nangyari na ito. So sana ikaw din, sana ma-learn mo din na magpakumbaba bago ka magngangawa. Try to talk to that person kung ano yung problema. I-resolve nyo. Tapos i-resolve nyo kung pag sinabing okay na, wag nang sa kala ko okay na tapos wala, hindi naman pala. So, wag ganun. Dapat kung gusto, mag-usapin mo tao, ayaw ko sa'yo. Okay, that's it. Tapos na. I-cut na yung ties. Hindi na hanggang ngayon, hindi ka nakaka-move on. Sisiraan mo yung mga taong nakaalitan mo. Of course, ikaw yun eh. Ikaw yun eh. Sarili mo yun eh. Hindi ka kaagad nakakapag-move on. Mahirap kang magpatawad. So, I respect that. Pero yun lang. Sana, stop mo na yon at magbago ka na. Hindi lang ako. Ako, alam ko may pagkakamali ako. Hindi ako perfect. Pero don't act na akala mo perfect ka. Yun lang din. Ayan. So, madam ha, anyways, magpapasalamat pa din ako sa generosity mo, sa pagkakaibigan na ibinigay mo sa akin na akala ko totoo sa akin kasi totoo sana yun eh. Kaso ngayon, binigyan mo ako ng rason na mawala ng gana sa'yo. Nerespeto pa kita nung una, yun yung naging reaction mo. Pero this time, nawala na yung respeto ko, nawala na yung gana ko. I am sorry. Ikakat ko na yung ties dito, lahat-lahat. Ayan, ako, lahat ng mga tao may tampa ko, kinausap ko direct to the point, pinaprank ako. And then, napag-usapan namin kung anong problema. And alam mo yun, yung
magnakakagaan ng loob kasi nasabi ko yung sa loobin ko. Sana ikaw din na sabi mo yung sa loobin mo sa mga taong to. Para alam mo yun, magaan sa kalooban eh. So ako at least kahit papano, na-express ko kung anong nararamdaman ko sa'yo at sa mga taong may tampo ako. Sana ikaw din. Yun lang. I wish you luck sa YouTube channel mo din. And of course, wala talagang believe ako sa ano mo, sa garden mo, sa passion mo, sa lahat. Wala akong problema doon, madam. Thumbs up doon. Talagang admirable ka sa lagay na yon, sa sitwasyon na yon. So, yun lang. Pero, hindi ako yung taong kagaya mo na kailangan manira ng kapwa para maging mabait at yun nga, maging malinis sa paningin ng ibang tao para lang kunyari ay ikaw mabait at ikaw yung tama. So, yun lang, thankful pa din ako sa iyo. Ayan, thank you sa generosity mo at thank you sa lahat ng mga binigay mo sa oras mo sa friendship mo. Yun lang, at least for the last time, magte-thank you ako. Yun. From the bottom of my heart, thank you, madam. Thank you. And then, ito na yung last. At sana sa'yo, last na din. Pag hindi ka pa makapag-move on, expect more. Hindi kita tatantanan. So, yun lang. I wish you luck.